May marka na, o kay markado na, yung mga lupain kung saan balak itayo ang mga pansamantalang tutuluyan na mga bakwit ng Marawi. Pero maging ang mga lugar na yan ay tinatamaan pa rin ng mga ligaw na bala. Samantala, tinitiyak naman o tinatansya naman ng militar na aabot 70 na lang ang bilang ng mga bihag na hawak pa ng mga terorista na katutok si Rafi Pina. Ilan lang ito sa mga improvised explosive device na na-recover ng mga sundalo sa main battle area nitong mga nakaraang araw. Mga IED raw ang pangunahing ginagamit ngayon ng mga terorista laban sa mga sundalo. Pero unti-unti na umunong napag-aaralan ng mga tropa ng gobyerno kung saan tinatago at ano ang itsura ng mga bomba. Yun po ang cause na bumaba po ang ating casualties. But of course, hindi po tayo pwedeng maging relaxed about this. Wala rin silang bagong balita tungkol sa kalagayan ng mga hostage na sa kanilang tansya ay nasa 50 hanggang 70 na lang. Nakatakda namang imbestigahan ng bubuing fact-finding body kung bakit nasunog ang bahay na ito na nasa safe zone. Ginagamit na raw kasi ito ng ilang grupo para mangintriga tungkol sa kung bakit at sino ang nagpasimula nito. It's going to be composed of our military, the BFP, our civilian government, the provincial and the city government. Sinimula namang ayusin ng Task Force Bangon Marawi ang pansamantalang paglilipatan ng mga evacuee mula sa Marawi. Ang gagawa sa mga bahay, mga bakwit mismo, para magkaroon daw sila ng hanap buhay. Prioridad umanong mailipat sa mga temporary shelter na ito ang mga evacuee mula sa Marawi na tuluyan ng nawasak ang kanilang mga tirahan dahil sa gyera. Kapag nakumpleto, 3,000 hanggang 5,000 kokolambo at steel shelter ang pupuno sa 11 hektaryang lupaing ito. Ilang kilometro ang layo mula sa sentro ng Marawi. Posible umanong tumagal dito ang mga residente bago sila tuluyang makabalik sa mga dati nilang tirahan. Pero ang lugar na ito inabot na rin ng bala mula sa 50 caliber na baril ng mga terorista. Ang stray bullet na ito tumama hindi kalayuan sa pwesto ng mga media. Actually, medyo may pagkadelikado pero delikado man o hindi, talagang ipipilit namin sa ano, sarili namin na talagang itutuloy itong construction para naman sa ano, kapakanan ng mga kababayan natin na ng mga IDP. Umaasa na lang ang mga namamahala sa proyekto na bago lumipat dito ang mga bakwit, tapos na ang gyera at mawawala na ang panganib ng mga bala. Mula sa Marawi City, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.